Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinasasalamatan, pinupuri, at niluluwalhati namin kayo, amang Diyos. Kahit na kami ay malayo sa Diyos at lumalakad sa kasalanan, kinahabagan ninyo kami at inibig. At sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus na dumanak doon sa krus, hinugasan ninyo ang aming mga kasalanan magpakailanman, iniligtas kami ng walang bayad, at tinitiyak na hindi na kami darating sa sumpa at katulan. Kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nabubuhay ngayon upang maglingkod sa Diyos. Luwalhatiin siya, sundin ang kanyang salita na ipinagkatiwala niya sa amin, at mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagpapasalamat kami sa inyong biyaya na tumutulong at nagpapanatili sa amin. Sa oras na ito, kaming mga tinubos sa mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa inyong harapan upang purihin ang inyong dakilang pag-ibig at biyaya, matuto ng salita at magkaroon ng banal na pakikisama sa pagtitipon kasama ng Panginoon. Naniniwala kami na ang Panginoon ay kasama namin ngayon. Masdan niyo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng inyong mahabaging kamay sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Puspusin niyo po kami sa biyaya ng Diyos upang ang nalalabi naming buhay ay maibigay talaga namin para sa kaluluwalhati ng Diyos. Idinadalangin din namin ang mga brothers and sisters na wala sa oras na ito. Saan man sila naroroon, naway bantayan niyo po sila at pagkalooban ng puso na lumapit sa inyo. Sa mga iglesia sa Korea, sa maraming iglesia sa buong mundo, at sa lahat ng brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ibanghelyo sa gitna ng mga paghihirap. Naway sumakan nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naway buong tapang silang magpatotoo sa ibanghelyo sa gitna ng anumang pagsubok. Mag-akay ng maraming ligaw na kaluluwa sa kaligtasan at isakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos. Panginoon na nagbibigay ng kinakailangan naming salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, ihayag niyo po sa amin ngayon ang inyong dakila at kamanghamanghang biyaya at salita. At ipaunawa kung ano ang banal na kalooban ng Diyos para sa amin. Nananalangin po kami sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Basahin po natin sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2. Verse 3 to 5. Efeso chapter 2, verse 3 to 5. Babasahin ko po. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo noo'y katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Umawit pa lamang ang choir tungkol sa pag-ibig ng Diyos, at ang pamagat ng sermon ngayon ay pag-ibig ng Diyos. Gusto kong ibahagi ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pag-ibig ng Diyos. Gaya ng sinabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng Diyos na iniibig niya ang lahat ng tao sa mundo na nilikha ayon sa kanyang sariling larawan.
Kahit na ang mga tao ay lumalakad sa kasalanan at nakalaan para sa walang hanggang kapahamakan, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo. Saan yun ang tao? Bilang kabayaran para sa kasalanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, si Jesus na larawan ng pag-ibig ng Diyos, siya'y ipinako bilang kapalit ng mga makasalanan. Kaya sinasabi sa unang Pedro chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Si Jesus ay matuwid at maluwalhati na gaya ng Diyos. Gayunpaman, siya'y naging tulad sa isang makasalanan. Ang matuwid ay namatay para sa mga makasalanan. Siya ang ipinako sa lugar ng mga makasalanan. Siya'y naging handog na pantubos. Ito ay upang iligtas tayo at madala tayo sa Diyos. Sinasabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang ninuno ng sangkatauhan ay si Adan. Si Adan ay sumuway sa salita ng Diyos at nagkasala. Kaya sa Roma chapter 5 verse 19, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Ngunit sa 1 Korinto chapter 15 verse 22, kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ibig sabihin, ang lahat ng tao na ipinanganak kay Adan ay makasalanan, hiwalay sa Diyos at makaaway dahil sa masasamang gawa. Ngunit si Jesus, siya'y namatay bilang handog pantubos para sa lahat ng mga makasalanan. Ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ito ang tinutukoy nito. Kaya, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Tumutukoy ito sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang pinagmulan ng kaligtasan. Ito ang pinagmumulan ng kaligtasan na nagliligtas sa mga makasalanang nakalaan sa pagkawasak at nagdadala sa kanila tungo sa kaharian ng Diyos. Kung walang pag-ibig ng Diyos, walang makasalanang maliligtas. Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay mas malaki kahit na ano pa ang kasalanang nagawa natin. Sa Roma chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At sa sumusunod na verse, sa verse 10, sapagkat kung noon lang tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang tanging anak bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay namatay para sa atin. Pinatutunayan ito kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sa Apokalipsis, chapter 1, verse 5, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang pag-ibig lamang ng Diyos ang nagligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan, mula sa kahatulan at paggawasak. Pinalaya tayo ng Diyos mula sa ating mga kasalanan
sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang banal na pag-ibig na ito ay higit sa ating pangunawa. Ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na agape. Ang pag-ibig ng Diyos ay iba sa pag-ibig ng tao. Pag-ibig na agape. Ang pag-ibig ng tao ay phileo o pag-ibig sa kapatid, storge o pag-ibig sa pamilya, at eros na romantikong pag-ibig. Gayunpaman, ang pag-ibig ng Diyos ay agape, banal, perpekto, walang hanggan, pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Sa pamamagitan ng pag-ibig na agape, minahal niya tayo at pinalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan nang walang hinihinging anumang kapalit. Ang ating pananampalataya ay nasa pag-ibig ng Diyos. Si Jesucristo ang pagkakatawang tao ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ay ang pagbibigay ng kanyang tanging anak upang mamatay para sa mga makasalanan. Tayo ay nakatadhana sa kahatulan at pagkawasa. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, si Jesus ang namatay bilang kapalit natin at tinanggap natin ang buhay na walang hanggan sa halip na mapahamak. Sa Unang Juan chapter 4 verse 9 to 10, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang tanging anak bilang pantubos sa ating mga kasalanan, upang iligtas ang mga makasalanan na nakatakdang wasakin at madalas sila sa kanyang kaharian. Kaya, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos. Sa Roma chapter 5 verse 10, sapagkat kung noon nang tayo mga kaaway pa, noong tayo ay malayo sa Diyos, nasa kasalanan, nasa ilalim ng galit at paghukom, inibig niya tayo. Sa Unang Juan chapter 4 verse 10, siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Pantubos, ibig sabihin ay pagkasunduin ang magkaaway. Paano makakasundo ng Diyos ang mga makasalanan na kanyang kaaway? Isinakatuparan ni Jesus ang kapayapaan sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Kaya si Jesus ay sinugo bilang handog pantubos upang tayo'y may pagkasundo. Sa Unang Juan chapter 4 verse 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Nalaman natin at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang pinakakamanghamanghang pahayag sa buong Biblia ay inibig tayo ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi sa ang Diyos ay mayroong maraming pag-ibig, kundi siya mismo ang pinakadiwa ng pag-ibig. Siya mismo ang pag-ibig. Ang pagsampalataya kay Jesus ay pagsampalataya sa pag-ibig ng Diyos na naihayag sa pamamagitan ni Jesus. Nang malaman natin at nang manampalataya tayo sa pag-ibig na iyon, ang ating kaluluwa ay naligtas. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Nalalaman ng isang ligtas na tao kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos. Sinasabi sa Efeso 3:19,
ang luwang, haba, taas at lalim, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Mula sa mataas at banal na trono ng Diyos hanggang sa hamak na makasalanan, ang mataas at malalim na pag-ibig ng Diyos ay nagaangat sa isang makasalanan mula sa impyerno. Ang malawak na pag-ibig ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat ng tao para maligtas, at ang haba nito ay walang hanggan, walang hanggang pag-ibig. Sa Roma chapter 5 verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Naunawaan natin na tayo ay makasalanang nakatakdang hatulan. Kaya't ninais natin ang habag at biyaya ng Diyos. At binuksan ng Espiritu Santo ang puso natin. Sa 1 Corinto chapter 2 verse 10, sinasabi, ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi lamang tayo tinutulungan ng Espiritu Santo na maunawaan ang biyaya ng Diyos, ibinubuhos din niya ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ang pag-ibig na ito, kasama ng Espiritu Santo, ay itinatag sa ating mga puso. Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santong ibinigay sa atin. Ang mga naligtas ay mayroong pag-ibig ng Diyos na nailatag sa loob nila. Naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin ay nasa loob nila ang pag-ibig ng Diyos. Kapag binabanggit natin ang tungkol sa espiritual na paglago o pagiging puspos ng Espiritu Santo, nangangahulugan nito na ang ating puso ay napupuno ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit malawak na inilarawan ng 1 Corinthians 13 ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmanaki o hampog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Ang mga paglalarawang ito ay nagsasalita sa mga katangian ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag naunawaan natin ang pag-ibig na iyon, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang mga katangian ay nabubuo sa loob natin. Kaya ang mga paglalarawan sa 1 Corinthians 13 ay sumasalamin sa puso at mga katangian ni Kristo na nabuo sa loob natin. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 13:11, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata, ngayong ganap na ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ang pagiging mature sa spirito ay pagiging puspos sa katangian ni Kristo. Habang lumalago ang ating pananampalataya, ang puso ng Panginoon ay napupuno sa atin. Napupuno sa atin, gaya ng inilarawan sa Filipos chapter 2 verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Kapag tayo ay puno ng pag-ibig ni Kristo, tayo ay puno ng Espiritu Santo. At ang gayong tao ay itinuturing na mature sa pananampalataya. Sinabi din ni Apostol Pablo, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Lumago si Pablo na nabubuo sa kanya ang mga katangian ni Kristo. Puno ng pag-ibig ni Kristo. Ang kanyang buhay ay puno ng pag-ibig at mga katangian ni Kristo. Alam natin na ang buhay ni Pablo ay puno ng pag-ibig at katangian ni Kristo. Kaya naman nasabi niya sa 1 Corinto chapter 11 verse 1, maging tulad kay sa akin gaya ko kay Kristo. Ang pagsunod kay Kristo ay pagtulad sa kanyang katangian.
Habang lumalago ang ating pananampalataya, lalo tayo nagiging katulad ng Panginoon. Nag-iisip na gaya niya, nagsasalita na gaya niya, kumikilos na gaya niya, at naisasabuhay natin ang kanyang pag-ibig. Ang lahat ng ito ay pag-ibig ng Diyos. Kaya ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Matapos maligtas, habang ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa atin, tayo rin ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos. At sino mang nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-ibig, tayo at ang Diyos nagiging isa. Sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya kung titingnan natin sa John chapter 15, verse 13 to 14, sinasabi, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Walang higit pang dakilang pag-ibig kaysa ibigay ang buhay para sa iba. Si Jesus ay ang tagapaglikha, ang banal. Siya'y kapantay ng Diyos. Siya'y pumarito sa mundo upang iligtas tayo. Nagdana siya ng lahat ng hirap at sakit at namatay sa krus bilang kapalit ng mga makasalanan. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. At wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito. Mayroong himno, pag nagningning ang pag-ibig, ang puso'y umuawit. Pag nagningning ang pag-ibig, ang puso'y umuawit. Pag nagningning ang pag-ibig, ang puso natin ay napupuno ng higit at higit pa. Ng kapayapaan, kagalakan, at pag-asa. Ito'y nag-uumapaw sa puso natin. Kaya kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Ang Panginoon ay namatay bilang kapalit natin upang mapatawad ang ating mga kasalanan at iligtas tayo. Kaya ano ba ang ebidensya na naunawaan natin ang biyaya ng Diyos? Ito ay ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Sinasabi sa Juan chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Gaano ka dapat magmahal? Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Tulad ng kung paano namatay ang Panginoon para sa atin. Kung may pag-ibig kayo sa isa't isa, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ano ba ang ebidensya na alagad tayo ni Kristo? Hindi tayo nagiging alagad ni Kristo sa salita lamang, kundi kapag sumusunod tayo sa utos ng Panginoon. Ito ang ebidensya na tayo ay alagad ni Kristo. Kapag naunawaan natin ang biyaya ng Panginoon, ginagawa natin ang sinasabi niya. Ito ang pagtugon. Kapag ang Panginoon ay tumawag, dapat tayong tumugon. Kung tayo ay iniibig ng Panginoon, dapat nating sabihin, oo Panginoon, mahal kita, mahal ko rin ang Panginoon. Kaya kapag ginagawa natin ang ipinag-uutos ng Panginoon, ito ang ebidensya na ang Panginoon ay aking kaibigan. Kaya ang pag-ibig ay hindi lamang sa salita, kapag ang pag-ibig ay naunawaan sa puso, ito ay makikita sa pamamagitan ng pagsasabuhay. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 8,
Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Bagamat hindi natin nakita si Jesus, iniibig natin siya. Bakit? Ang pinakamahalagang salita sa buong Biblia ay, iniibig ako ng Diyos. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinaunawa sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita kay Tomas pagkatapos ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Nang sabihin ng ibang alagad kay Tomas na nakita nila ang muling nabuhay na si Jesus, sabi ni Tomas, malibang makita ako ang kanyang mga kamay at ang mga bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Yun yung sabi ni Tomas. At pagkaraan ng ilang araw, ang Panginoon ay nagpakita ulit at sinabi kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Hinawakan ni Tomas ang kamay ni Jesus at inilagay niya ang kanyang daliri dito. At pagkatapos ay kanyang sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. At sa oras na yon, sinabi ni Jesus, Tomas, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakakita, gayon may sumasampalataya. Kaya kahit na hindi natin siya nakita, nalalaman natin sa pamamagitan ng kanyang salita kung sino ang Diyos, kung ano ang ginawa niya para iligtas tayo. At nalaman natin at sinampalatayanan na si Jesus ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang Panginoon ay namatay bilang kapalit natin at tinubos ang ating mga kasalanan magpakailanman. Kaya nga minamahal natin ang Panginoon. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Ang isang taong naligtas, ang isang taong nakaunawa sa pag-ibig ng Panginoon, ay magmamahal sa Panginoon. At siya ay nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Bakit? Dahil naligtas ang kanyang spirito. Wala nang hihigit pang kagalakan kaysa rito. Ang naligtas ay nagagalak lagi. Noong nakaraan, napag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng magalak kayong lagi. Binigyan niya tayo ng puso na pwedeng laging magalak. Kung masaya kayo dahil kumikita kayo ng maraming pera, pag nawala ang pera, mawawala din ang saya, di ba? Pag may magandang nangyayari sa atin sa pisikal, nagagalak tayo. Ngunit yon ay hindi lubos na kagalakan. Pwede itong mawalaan ng mga oras. Ngunit kapag naunawaan natin ang dakilang biyaya ng Diyos na sa atin ay nagligtas, at iisipin natin ang ating spirito'y ligtas, may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Galak na hindi kayang ipaliwanag sa salita. Minsan ay ibinibigay ng Diyos ang kinakailangan ng ating katawan at minsan ay kinukuha ito. At kung minsan ay hinahayaan tayong dumaan sa iba't ibang mga paghihirap. Sa gitna ng lahat ng mga ito, gusto niyang makita kung ang kagalakang ibinigay niya sa atin ay nagpapatuloy pa. O kung ang kagalakan ay nawawala kapag wala na ang mga bagay ng laman. Gusto niyang makita. Sa Deuteronomio chapter 8 verse 3, pagkatapos iligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto, pagkatawid nila sa dagat na pula, sinubok sila ng Diyos habang naglalakad sila sa ilang sa loob ng 40 taon. Upang malaman kung ano ang nasa inyong puso, kung inyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi, sabi sa Deuteronomio. Pinakain niya sila ng mana na hindi alam ng kanilang mga ninuno. Nang sila ay mauhaw, hinampas niya ang bato at binigyan sila ng tubig. At nang gusto nila ng karne, nagpadala siya ng mga pugo upang pakainin sila. Ngunit,
May mga pagkakataon na ginawa niya silang gutom at uhaw. Sinubok sila upang makita kung susunod ba sila sa kanyang salita o hindi. Kapag may nangyayaring mabuti sa ating laman, sinasabi natin, Diyos, salamat po sa pagpapala at masaya tayo. Sa kabilang banda, pag ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa gusto natin, nalulungkot tayo at nagdadamdam. Sinasabi natin, Diyos ko, pinabayaan mo na ba ako? At ang ating kagalakan ay nawawala. Abay, mali kapag ganyan, may mali. Kaya sa Filipos chapter 4 verse 12, sinabi ni Apostol Pablo, marunong ako magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang masiyahan. Kahit sa kahirapan, kontento siya sa Panginoon at nagagalak sa Panginoon. Kahit sa kayamanan, hindi siya nagagalak dito, kundi ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tayo din ay tinuturuan ng Diyos. Minsan ay ginagawa niya tayong mayaman at minsan ay mahirap. Minsan ay binibigyan niya tayo at minsan ay kinukuha niya mga bagay na ibinigay niya sa atin. Si Job ay labis na pinagpala ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng 10 mga anak at maraming kamelyo, baka at tupa. Siya ang pinakamayamang tao sa silangan at isa ring matuwid na tao. Nang si Satanas ay humarap sa Diyos, sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Kaya sabi ng Diablo, yan ay dahil binigyan mo siya ng maraming pagpapala. Subukan mong kunin ang mga ito, sabi ng Diablo. At susumpain niya ang Diyos. Hindi niya gagawin yan, sabi ng Diyos. Kaya lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay, sabi ng Diyos. Kaya isang araw, habang ang kanyang mga anak ay nagtitipon na nagpipista sa isang bahay, nangyari ang isang sakuna. At silang lahat ay namatay ng sabay-sabay. Dumating ang mga bandido at kinuha ang kanyang maraming tupa, baka at kamelyo. Pinatay din ang kanyang mga lingkod. Isa o dalawang lingkod lamang ang nakatakas upang iulat ito sa kanya. Sa kabila nito, sinabi ni Job, sa Job chapter 1 verse 21, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ayon sa Job chapter 1 verse 22, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Satanas, kinuha mo ang lahat mula sa kanya, gaya ng iyong sinasabi. Subalit hindi niya pa rin ako isinupa, bagkus pinuri niya ako. Sumagot si Satanas, yun ay dahil nasa mabuting kalusugan siya. Galawin mo ang kanyang laman at mga buto at kanyang susumpain ka ng mukhaan. At sa Job 2 verse 6, sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Kaya si Job ay nagkaroon ng mga mapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyong ng kanyang ulo. Sa kanyang paghihirap, kumuha siya ng isang piraso ng basag na palayok upang kayurin ang kanyang sarili. Siya ay labis na nagdusa na isinumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Sabi niya, mas mabuti pang hindi ako ipinanganak. At sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Pagkatapos, sumagot si Job, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng bagay na ito ay hindi sinisini Job ang Diyos. Pagkatapos niyang mapagtisan ang mga pagsubok na ito, gaya ng sinabi sa Santiago 5:11, tunay na tinatawag nating mapalad ang mga nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon, kung paano ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Si Job ay nagtiis sa kabila ng matinding pagdurusa at karamdaman na dumapo sa kanyang katawan.
Kahit na ang kanyang tatlong kaibigan ay pumunta upang alawin siya, kanilang nakita ang kanyang miserableng kalagayan. Sabi nila, tiyak may nagawa kang mali. Salit na alipin si Job, ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa pagsugat sa kanya sa kanilang mga salita. Hindi ba dahil sa iyong kasalanan kaya nagdurusa ka ng ganito? Ngunit tumugon si Job, kahit napatayin niya ako, ako ay magtitiwala sa kanya. Ipagtatanggol ko ang aking mga daan sa harap niya. Sa lahat ng ito, hindi sinisini Job ang Diyos at nanatili ang kanyang pananalig sa kanya. Matapos pagdaanan ng lahat ng pagsubok na ito, pinagpala ng Diyos si Job ng doble pa. Binigyan siya ulit ng Diyos ng 10 anak at ibinalik ang kanyang kayamanan. Doble sa dati niyang pag-aari. Ito ang ibig sabihin ng Santiago 5.11, layunin ng Panginoon. Ang pagpapalang dumating pagkatapos makapasa sa pagsubok, sa tingin ko, ay sumisimbolo sa maluwalhating pagpapala sa langit. Kung ating pagtitiisan ang mga kahirapan at mga pagsubok sa mundo, ang Diyos ay magkakaloob ng walang hanggang kaluwalhatian at pagpupuri sa atin. Kaya anuman ang mangyari, hindi natin dapat sisihin ang Diyos. Maaring pakiramdam natin, dati ang Diyos kasama ko, pero ngayon pinabayaan na ba niya ako? Nagrereklamo na iniisip na pinabayaan na siya ng Diyos dahil lang sa isang maliit na kahirapan. Mali-mali ang pag-iisip ng ganito. Ang dahilan kung bakit nagagalak tayo at nagpapasalamat ay hindi dahil sa mga pisikal na bagay. Ito ay dahil sa naligtas ang ating kaluluwa. Kaya sa kalagitnaan ng anumang kahirapan, tayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. At sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Iniibig natin ang Diyos, iniibig natin ang Diyos. Sinabi ni David sa awit 18 verse 1, iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Ipinahayag ni David ang kanyang pag-ibig sa harapan ng Diyos. Tayo ay umiibig sa Panginoon sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Mayroong himno, Mahal ako ni Jesus kaya't mahal ko rin siya. Upang tubusin ako, siya'y pumarito. Siya'y namatay para sa akin. Kung iisipin natin ang pag-ibig na iyon ng Panginoong Jesus, kahit na mamatay tayo ng 100 beses para sa Panginoon, hindi ito sapat upang suklian ng kanyang pag-ibig. Sa Juan chapter 21 verse 5, Sa Juan chapter 21 verse 5, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Noong una, dati, sina Pedro, Juan, Santiago at Andres, sila'y mga mangingisda sa Galilea. Si Jesus ay nagpakita sa kanila at sinabi, Sumunod ka sa akin. Kaya't iniwan nila ang kanilang mga bangka at ama upang sumunod sa kanya. Kahit na nakasama nila si Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon, at nasaksihan ang kanyang mga himala, at kinikilala siya bilang anak ng Diyos, mayroon pa rin sila mga bagay na inaasahan. Tulad ng ibang mga relihiyosong pinuno ng mga Hudyo ng panahong iyon, sila'y umaasa na pababagsakin ni Jesus ang pamumuno ng mga Romano sa Israel at makakamit nila ang kalayaan at maitatatag ang kanyang kaharian na siya mismo ang hari. Iniisip nga nila kung sino ang magkakaroon ng pinakamataas na posisyon pag yung kaharian ni Kristo ay naitatag. Kaya't maging sa mga alagad, pinagtatalunan nila kung sino ang mas dakila. Ang nanay ni na Santiago at Juan, nakiusap kay Jesus, Ipagutos mo na itong dalawa kong anak ay umupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa ay sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus,
Hindi niyo nalalaman ang inyong hiningi. Kaya ba ninyong inuman ang kopa na malapit ko ng inuman? Sinabi nila sa kanya, kaya namin. Iniisip nilang ito ay tungkol sa pamamahagi ng inumin pag siya'y naging hari na. Pagkatapos sinabi ni Jesus, talagang iinuman ninyo ang aking kopa. Subalit ang kopang binabanggit niya ay ang kanyang paghihirap at kamatayan. Sa Lucas, ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin. At ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Tumutukoy ito sa paghihirap niya sa krus. Sa 12 alagad, si Santiago ang pinakaunang na martir. Samantalang si Juan ang nabuhay ng pinakamatagal. Tumanggap siya ng pahayag sa isla ng Patmos bago tuluyang pumunta sa Panginoon. Kaya ang isa ay unang namatay para sa Panginoon at ang isa ay pinakamatagal na nabuhay para sa Kanya. Ang mamatay para sa Panginoon ay mahirap, subalit ang mabuhay para sa Panginoon ay hamon din. Ito ang kinahinatnan ng 2 alagad na humingi na umuupo sa kanyang kanan at kaliwa. Ibinigay ng Diyos sa kanila ang kopa ng pagdurusa na kanilang iinumin. Ang nabuhay na muli na si Jesus ay nagpakita ulit at nagtanong kay Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Dati nagsabi si Pedro, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanman ay hindi tatalikod. Nanumpa siya na susunod kay Jesus sa kulungan hanggang kamatayan. Subalit sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo sa gabing ito bago tumilao kang manok, ipagkakaila mo ako ng 3 ulit. Si Pedro ay napatigil at napaisip, paano hindi naunawaan ng Panginoon ang aking puso? Kasi hindi sumagi sa isip niya na ikakaila niya si Jesus. Kaya sinabi niya, kahit ako'y mamatay na kasama mo, hindi kita ipagkakaila. Ganon din yung sabi ng ibang mga alagad. Nang si Jesus ay talagang dinakip, tumakas lahat ng mga alagad. Ngayon pa man, sumunod si Pedro sa di kalayuan. Habang si Jesus ay tinatanong sa patio ng pinakapunong pari na si Caiphas, nagpapainit sila sa apoy ng gabing iyon. At si Pedro ay kasama rin nila na nagpapainit sa tabi nito. Lumapit ang isang aliping babae at nagsabi, ang taong ito ay kasama ni Jesus. Nakita ko siyang sumusunod sa kanya. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko kilala ang taong iyon. Di nang tagal, may isa pang alagad na nagsabi sa kanya na siya ay alagad ni Jesus. At si Pedro, na nagulat, ay muling nagsabi, hindi ko kilala ang taong iyon. Sa 3rd pagkakataon nang akusahan siya ng isa pang tao na kasama siya ni Jesus, nanumpa si Pedro, hindi ko kilala ang taong iyon. Nang sandaling iyon, lumingon si Jesus at tumingin kay Pedro. Nagkatinginan silang dalawa. At hindi lang tagal, tumilaok ang manok ng 2 beses. Bago tumilaok ang manok, ipagkakaila mo ako ng 3 ulit. Nang marinig niya ang tilaok ng manok, naalala niya ang mga salita ng Panginoon. Kaya siya'y lumabas sa patio at umiyak. Ipinagbili ni Judas si Jesus sa halagang 30 pirasong pila. Naisip niya, tiyak na wala namang mangyayari kay Jesus kahit na ipagkanulo ko siya. Ngunit nang makita niyang dinakip at hinatulan si Jesus, saka lang siya natauhan. Inilagay ng Diablo ang kaisipang ipagkanulo si Jesus sa puso ni Judas. Kaya't nang iwan siya ng Diablo, natauhan si Judas at sinabi, ano itong nagawa ko? Anong kasalanan ang ginawa niya laban sa akin at pinagtaksilan ko siya? Karapat dapat akong mamatay. Ginawaan niya ang 30 pirasong pila at dinala sa mga punong pari na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkakasala ko, pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Ngunit sabi nila, ano naman sa amin? Ikaw ang bahala diyan. Kaya inihagis niya ang 30 pirasong pinak at umalis at nagtungo sa gilid ng bangin at nagbigti. Bumagsak siya mula roon at sumampulat ang lahat ng kanyang lamang loob at siya'y namatay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya.
Ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi siya ipinanganak. Ngunit tatlong ulit na ikinaila ni Pedro si Jesus. At nang marinig niya ang pagtilaok ng manok, naalala niya ang mga salita ng Panginoon. Gayunpaman, hindi tulad ni Judas, hindi niya inamin na mali ang kanyang ginawa. Wala siyang lakas ng loob para gawin iyon. Kaya lumabas lamang siya sa patio at umiyak. Malamang si Pedro ay hindi na kumain ng manok. Kasi sa tuwing titilaok ang manok, tiyak na iiyak na naman siya. Pagkatapos ng pagkabuhay na muli, tinanong ng muling nabuhay na si Jesus si Pedro. Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang higit kay sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sa huli, naunawaan ni Pedro na si Jesus ay hindi lamang mamamatay. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Nang makita niya ang muling nabuhay na si Jesus, naunawaan niya kaagad kung bakit kailangang si Jesus ay mamatay, na siya'y namatay para iligtas siya. Dahil ang muling nabuhay na si Jesus ay nagbigay sa kanya ng ebidensya upang maniwala, sumagot si Pedro, Panginoon, nalalaman mong minamahal kita. Ngayon ay tunay ng minamahal ni Pedro ang Panginoon. Naniniwala siya na si Jesus ay namatay para sa kanya at iniligtas siya. Kaya ngayon ay totoong minahal ni Pedro ang Panginoon. Tatlong beses siyang tinanong ni Jesus ng parehong tanong. Bakit? Dahil tatlong beses siyang ipinagkaila ni Pedro. Upang mapanauli si Pedro bilang pangunahing apostol, siya ay tinanong ng tatlong beses. Gaya ng pagkakaila ng tatlong beses. Sinabi sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ipinagkatiwala ng Panginoon kay Pedro ang malaking responsibilidad na pamunuan ng unang iglesia sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya ng tatlong beses. Pagkatapos ay inialay ni Pedro ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Siya ay nagtiis ng maraming pagdurusa. Sa huli, ipinako siya sa krus ng patibarik. Tatanungin din niya tayo. Tatanungin din tayo ng Panginoon. Isang araw, bigla siyang magpapakita at tatawagin tayo sa ating pangalan at magtatanong. Minamahal mo ba ako ng higit? Minamahal mo ba ako? At paano natin siya sasagutin? Dapat tayong sumagot ng tapat. Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Alam niya ang lahat. Sa totoo lang, dapat tayong sumagot na minamahal natin siya ng higit sa anumang bagay sa mundo. Ito ang bunga ng pagkaunawa sa kanyang pag-ibig. Sa 1 chapter 5 verse 42, nagsalita si Jesus sa mga Hudyo. Subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Alam ng Panginoon ang iniisip ng mga sumusunod sa Kanya. Kahit na nakaupo tayo ngayon dito, nakikinig sa Kanyang salita, at nagsasabing ako'y ligtas, naunawaan ko ang pag-ibig ng Diyos, kahit na nakaupo tayo dito, ngunit tinitingnan ng Panginoon ang ating puso at tatanungin tayo kung tunay bang minamahal natin siya nang higit sa anumang bagay sa mundong ito. Itatanong niya, minamahal mo ba ako ng higit sa iyong mga magulang, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid, nang higit sa anumang bagay sa mundo? Tatanungin niya tayo. Dapat tayong sumagot ng tapat. Anong sasabihin mo?
Makakasagot ka kaya ng totoo? Hindi tayo dapat magsinungaling. Sa 1 Korinto chapter 8 verse 3, subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito'y kilala niya. Kilala ng Diyos ang lahat na nagmamahal sa Kanya. Alam niya kung gaano nila siya kamahal. Sa Genesis chapter 22, nagpakita ang Diyos kay Abraham at sinubok siya. Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal. Naging anak ni Abraham si Isaac noong siya ay 100 taong gulang na. Nang panahong iyon, si Isaac ay nasa 14 na taong gulang. Si Abraham ay may malaking kayamanan. Marami siyang mga alipin. At mayroon siyang isang mapagmahal na asawa, si Sarah, na napakaganda din. Ngunit higit sa lahat, para kay Abraham, si Isaac na ipinanganak nang siya 100 taong gulang ang kagalakan sa kanyang buhay. Si Isaac ay lumaki at naging binata. At para kay Abraham, mas mahalaga siya kaysa sa sarili niyang buhay o sa lahat ng kanyang kayamanan. Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na sinusunog. Ibig sabihin ay ialay siya. Ano ang sinabi ni Abraham? Hayaan mo munang pag-isipan ko? Pag-uusapan muna namin ang aking asawa? Bigyan mo pa ako ng oras? Yun ba ang sinabi niya? Hindi. Sabi niya, opo. Kung sinabi niya sa asawa niyang si Sarah, baka sinabi nito, nababaliw ka na ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo, Abraham? Boses ba ng demonyo ang narinig mo? Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi ito mangyayari. Baka ganun ang sinabi ni Sarah. Hindi niya sinabi kay Sarah. Kinaumagahan, kinuha niya si Isaac. Tayo na. Kinailangan nilang maglakbay ng 3 araw patungo sa bundok ng Moria. Ang bundok ng Moria ay kung saan itinayo ni Solomon ang templo kinalaunan. Ngunit pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay, sinabi niya sa kanyang mga alipin na manatili sa kanilang kinaroroonan at huwag nang sumama sa kanila. Hindi niya maisama ang kanyang mga alipin. Paano kung sabihin nila, Panginoon, nasisiraan ka na ba ng bait? Kaya sabi niya, maghintay kayo rito. Kinuha ni Abraham ang kahoy na susunugin at ipinatong kay Isaac. At kinuha niya ang apoy sa kanyang kamay at isang patalim. Nakakita na si Isaac ng mga handog na sinusunog dati. Nang panahong iyon, may dala silang tupa o kambing, pero ngayon, walang dalang handog. Kaya nagtanong si Isaac, Ama ko, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Gaano kasakit para kay Abraham na marinig ang mga salitang iyon? Dapat, sinabi niya, ikaw ang tupa. Ngunit sa halip, sinabi niya, Anak ko, Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. Kaya nang makarating sila sa bundok ng Moria, malamang sinabi ni Abraham kay Isaac, Ang totoo niyan, sinabi sa akin ng Diyos, ialay ka bilang handog. Nakakita na si Isaac ng mga pag-aalay noon, alam niya ang mangyayari. Sa pagkakataong ito, ikaw yun anak. Paano kung hinawakan ni Isaac ang kanyang ama at sinabing, Ama, nasisiraan ka na ba ng bait? Ano kaya ang gagawin ni Abraham? Ngunit sa halip, nagpakita si Isaac ng gayong pagsunod. Sinabi niya, itali mo ako ng maayos. Kaya iginapo siya ni Abraham. Pagkatapos ay itinaas ni Abraham ang patalim. Sasaksakit talaga siya. Ginawa ba niya ito nang may pag-aalinlangan? Hindi. Sasaksakit na sana niya ng malakas. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng Diyos. Abraham, Abraham! Tigil. Pinigilan siya ng Diyos na nagsasabing tigil ng 2 beses. Huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng masama,
sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Nalampasan niya ang pagsubok, alam naman ninyo, di ba? Minsan, sinasubok din tayo ng Diyos. Hindi natin alam kung ano sa atin ang pinakamahalaga. Kung ano ang gaya ni Isaac kay Abraham. At minsan ay hinihingi din niya ito sa atin. Sa Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa tingin ninyo, kaya niyo bang ibigin ng Diyos ng higit sa inyong mga magulang, mga anak o mga kapatid? Mayroong pag-ibig sa magulang at pag-ibig sa pagitan ng magkakapatid. At mayroong pag-ibig sa mga anak na siyang dakilang anyo ng pag-ibig. Ngunit walang pag-ibig na ihigit pa sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga magulang mo ang nagsila, nagpalaki, nagturo at tumulong sa iyo. Ngunit maililigtas ba nila ang iyong espiritu? Hinayaan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na mamatay sa krus para sa atin. Mayroon pa bang pag-ibig na higit kaysa rito? Nagkaroon ako dati ng isang Bible seminar sa Gyeongbok. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Dumalo sa isa seminar ang isang diakonesa mula sa ibang church. Isa siyang matandang babae. Medyo mataba at maabo ang kanyang itsura. Sabi niya, sinasabi ng mga tao dito na ligtas na sila. Ang yabang pakinggan. Paano malalaman ng isang taong ligtas na siya? Sabi niya. Kaya nagkaroon ako ng counseling sa kanya. Personal counseling. Hayaan mong tanungin kita, kilala mo ba ang Diyos? Oo, syempre kilala ko. Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo, naniniwala ako. Mahal mo ba ang Diyos? Pagkatapos ay sinabi niya, syempre mahal ko siya. Gaano mo siya kamahal? Tinanong ko siya kung gaano niya kamahal ang Diyos. Tinanong ko rin, may mga anak ka ba? Sinabi niya na mayroon siyang tatlong anak na lalaki. Ang isa ay propesor sa kolehiyo, ang isa ay doktor, ang isa ay sundalo. Tila mahusay niyang pinalaki ang kanyang mga anak. Tinanong ko siya, mahal mo ba ang Panginoon ng higit sa mga anak mo? Hindi siya nakasagot. Nagsalita siya pagkaraan ng ilang sandali. Sa totoo lang, hindi ko kayang mahalin ang Diyos ng higit sa mga anak ko. Kaya sabi ko, ito ay dahil sa hindi mo pa talaga naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kaunting pag-ibig, pwede mo rin mahalin ng ganyan ang aso sa iyong bahay. Ang tanong, gaano mo ba kamahal ang Diyos? Isinuko ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian at trono sa langit upang iligtas tayo. Siya'y pumarito sa hamak ng mundong ito at namatay bilang handog para sa ating mga kasalanan. Hindi natin lubos na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit kung naunawaan natin ang kanyang pag-ibig, natural lang na ibigin natin ang Diyos ng higit kaysa lahat. Normal lang ito. Sinabi ni Jesus, ang umiibig sa mga ito ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Sa Mateo 22:37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Gaano daw natin dapat iniibig ang Diyos? Nang buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at unang utos. Kung hindi mo siya minamahal ng ganito, hindi ito karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipagpalagay nating ipinagkatiwala mo ang iyong pera sa isang tao. Ito ay 10 milyon. Ito yung 10 milyon. May pupuntahan lang ako. Pakitago mo muna hanggang pagbalik ko. At kinagabihan, pagbalik mo, sige, pakibalik na yung pera na iniwan ko kaninang umaga.
Pagkatapos, ang ibinilik na lang sa iyo ay 5 milyon, salit na 10 milyon. 10 milyon ang iniwan ko sa iyo, bakit 5 milyon na lang ang ibinabalik mo? Ah, 5 milyon ang bayad sa pagtago ko sa iyong pera. Nung sinasabi mo, ito ay hayagang pagnanakaw, di ba? Yun ay hindi karapat-dapat. Kung 10 milyon ang ipinagkatiwala, 10 milyon din ang dapat na ibalik. Ang ibig sabihin ng hindi karapat-dapat sa Panginoon ay hindi karapat-dapat sa kanyang pag-ibig na ipinakita niya sa atin. Gaano ba kadakila at kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin? Ngunit ang pag-ibig na meron tayo para sa Panginoon, maliit. Pwede ba yung mangyari? Kaya ang babaeng ito na isang diakonesa ay nagsabi, hindi ko maintindihan yan. Hindi ko pwedeng ibigin ng Diyos ng higit sa mga anak ko. Sinasabi ng Diyos na siya lang ang ibigin natin? Sakim siyang Diyos, sabi niya. Sabi ko, ganoon ba? Ito ay dahil sa tiyak na hindi mo pa naunawaan ng pag-ibig ng Diyos. Tapos, namula talaga yung mukha niya. Ngunit sa kabutihang palad, nagpatuloy siyang dumalo sa seminar hanggang sa huling session. At sa huli, napagtanto niya ang biyaya ng Diyos. Sabi niya, ngayon naiintindihan ko na. Talaga ngayon, mahal ko ang Panginoon kaysa aking mga anak o ano paman. Ipinagtapat niya ito dahil naunawaan niya ang pag-ibig ng Diyos. Sinabi niyang, mahal ko ang Diyos. Sa unang Juan, chapter 4, verse 19, tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang dahilan kung bakit inibig natin ang Diyos ay dahil sa siya ang unang umibig sa atin. Ang ating pag-ibig ay tugon sa kanyang pag-ibig. Dapat tayong tumugon. Labis kitang iniibig. Namatay ako para sa iyo. Ikaw, gaano mo ako iniibig? Dapat tayong sumagot ng tapat sa tanong na ito. Minahal tayo ng Panginoon ng buong puso, lakas at pag-iisip. Kaya gaano natin siya dapat ibigin? Konti lang? Katanggap-tanggap ba na mahalin natin siya ng kaunti lamang? Hindi yun tama. Hindi yun tama. Sa unang Juan, chapter 13, verse 34 at 35, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga taong na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ang lumang utos ay tumutukoy sa sampung utos. At ang sampung utos ay nakabitin sa pangunahing mensahe na pag-ibig. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit talaga bang magagawa natin ito? Magagawa ba nating ibigin ang Diyos bago natin maunawaan ang kanyang pag-ibig? Hindi. Sa halip ay sinisikap ng mga tao na gamitin ang Diyos para sa kanilang sariling kapakanan. Tunay ba nating iniibig ang ating kapwa na tulad sa ating sarili? Na pag gutom sila ay pakakainin mo sila na parang ikaw ang nagugutom? Bakit hindi natin kaya? Dahil bago tayo naligtas ay wala pa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kung paanong minahal ko kayo. Isipin natin kung gaano niya tayo minahal. Kaya dapat nating pag-isipan. Sinabi ng Panginoon, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kung paanong minahal niya tayo, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ano ang ebidensya na tayo ay mga alagad ni Kristo?
Ito ay ang ibigin ng Panginoon ng higit kaysa lahat ng bagay sa mundo. Sa Efeso chapter 5, verse 2. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. Tulad ng tupang handog, inialay niya ang kanyang sarili para sa atin bilang pantubos. Kaya ngayon, sila mga nakaunawa ng pag-ibig ay tinawag para isabuhay ang pag-ibig na ito. Sinabi niya, lumakad kayo sa pag-ibig. Sinabi niya, lumakad kayo sa pag-ibig. Sinasabi sa unang Juan chapter 3 verse 14, nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ano ang ebidensya na ang ating kaluluwa ay naligtas na at dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay? Sinasabi, ibigin mo ang iyong kapatid. Tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Pag-isipan natin itong mabuti. Ang pag-ibig ay hindi teorya. Ito ay realidad. Naunawaan natin ang pag-ibig at tayo ay naligtas. Kung naunawaan natin ang pag-ibig, magagawa na nating ibigin ang Diyos ng buong puso, pag-iisip at kaluluwa at ibigin ng ating mga kapatid na nagmamahal sa Diyos. Ito ang ebidensya na siya'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ito ang ibig sabihin nito. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. May mga taong hindi na nga umiibig, napupuot pa sila. Kayong lahat, wala ba kayong brother o sister na kinapupuotan? Sinasabi dito ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Pagkitil lang ba ng buhay ang pagpatay? Ang pagkapuot ay pagpatay. Ang buhay ng Diyos ay wala sa isang mamamatay tao. Walang buhay. Ang ebidensya ng buhay ay pag-ibig. Kung saan may pag-ibig, mayroong buhay. At kung saan may buhay, mayroong pag-ibig. Kung saan walang pag-ibig, mayroon lamang kamatayan. Sinasabi sa unang Juan chapter 3 verse 16, dito natin nakikilala ang pag-ibig. Buksan po natin sa unang Juan chapter 3 verse 16. Unang Juan chapter 3 verse 16. Basahin po natin. Unang Juan chapter 3 verse 16 to 18. Verse 16 to 18, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat natin ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit ang sino mang may mga pag-aari sa sandibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ang Panginoon ay namatay para sa isang makasalanang tulad ko. Nagdanak siya ng kanyang dugo, pinatawad tayo, at iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan magpakailanman. Ito ang pag-ibig ng Diyos.
Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ano ang dapat nating gawin kung naunawaan natin ang pag-ibig? Nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Ang kailangan natin ngayon ay isa buhay ang pag-ibig. Ang Panginoon ay hindi nakikita, tama? Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Sa unang Juan chapter 4 verse 20, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya'y sinungaling. Unang Juan chapter 4 verse 20, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Ang ebidensya na iniibig natin ang hindi nakikitang Diyos ay iniibig natin ang nakikitang mga kapatid. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. At nararapat nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid. Gaano tayo dapat magmahal hanggang sa kaya nating ibigay ang ating mga buhay? Magagawa ba natin ito? Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin, hindi yung umibig lang ng kaunti. Subalit ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Pinagsarahan niya ito ng kanyang damdamin para tumulong sa kanyang kapatid na nangangailangan. Ano ang pinagsasarahan niya ng kanyang damdamin? Mayroon silang puso. Ngunit, humahad lang ang kanilang laman at maramot na puso. Masagana silang gumagastos para sa kanilang sarili at para sa kanilang pamilya. Ngunit gaano sila karamot pagdating sa pagtulong sa mga kapatid? Kapag nakikita nila ang karukhaan ng mga mahihirap, humahad lang ang kanilang laman upang tumulong. Kaya, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kung palaging nahahadlangan ng laman ang pag-ibig ng Diyos ay mamamatay. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang ibang tao ay mahusay sa pagsasalita. Kung hindi sila mahusay magsalita, hindi tayo maniniwala sa kanila. Ngunit, hindi sila gumagawa. Mahusay silang magsalita. Ngunit hindi sila gumagawa. Huwag tayong umibig sa salita ni sa dila. Iyon ay kasinungalingan, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang pag-ibig na nakikita sa gawa ay tunay na pag-ibig. Kaya, hindi pag-ibig yung salita lang ng salita, pero hindi ginagawa. Hindi ba peking pag-ibig yung puro lang salita, pero walang gawa? Kaya nga ang pag-ibig sa hindi nakikitang Diyos ay ang pag-ibig sa nakikitang kapatid. Yan ang pagsasabuhay ng pag-ibig. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Naunawaan natin ang parehong biyaya ng Diyos, naligtas at naglilingkod sa isang Diyos Ama na may isang pananampalataya at pag-asa. Kapag ang ating pisikal na kapatid ay may kahirapan, nagtutulungan tayo. Hindi pat ang mga spiritual na kapatid na may isang pananampalataya at pag-asa ay mas malapit kaysa mga pisikal na kapatid. Ngunit bakit napakaramot natin sa mga brothers and sisters? Dapat nating isabuhay ang pag-ibig sa gawa at sa katotohanan. Dito natin makikilala na tayo mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Ito ang ebidensya na tayo ay nasa katotohanan. Pagkatapos, may kapanatagan tayo sa harapan ng Diyos at siya ay makikinig sa anumang ating ipinanalangin. Sinasabi sa unang Pedro chapter 1 verse 22,
Ngayong nirinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Magibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Pagsunod sa katotohanan. Ibig sabihin na unawaan ang biyaya ng Diyos at naligtas. Ang ating kaluluwa ay naligtas at nalinis. Kaya, ano ang magiging resulta? Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Mayroong pekeng pag-ibig. Umiibig sa salita, ngunit hindi sa puso. Ito ay pagkukunwari. Ito'y pekeng pag-ibig. Sa Roma chapter 12 verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Ibig sabihin ay isa buhay ang pag-ibig. Sinasabi sa Roma chapter 8 verse 35 to 37 na madadaig natin ang anumang kahirapan o kapighatian sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. Sino makapag-iiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba o ang kapighatian o ang pag-uusig? O ang tagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapag-iiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Walang makapag-iiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kahit na gaano pa ang mga pagsubok at kahirapan na ating maranasan, walang makapag-ihiwalay. Napanood na siguro ninyo ang pelikulang Titanic? Ito ang pinakamalaking pampasayarong barko sa mundo ng panahong yon. Isang magarang pampasayarong barko na ginawa sa England. Ang barkong yon ay naglayag mula sa Inglaterra noong April 11, 1912, patungong Estados Unidos. Bumangga ito sa isang iceberg malapit sa Canada noong April 14 at dumubog. Yun ang nangyari. Itong Titanic, itong lumubog na barko, nahanap talaga nila sa ilalim ng tubig. Mula sa 2,208 na pasahero, 1,514 ang namatay at 694 ang nakaligtas. Nang oras na yon, akala ng mga tao, ang barko ay malaki at ligtas, kaya't kakaunti lang yung lifeboat doon. Kaya't nang lumubog ang barko, kulang ang mga lifeboat. Kaya mga babae at bata lamang ang sinabihan na sumakay sa mga lifeboat. Kaya sa pelikulang Titanic, kapag sinubukan ng isang lalaki na sumakay sa bangka at huwag sumunod sa panuntunang iyon, babarilin siya ng mga tripulante. Kasi mga babae at mga bata lamang ang pwedeng sumakay doon sa lifeboat. May isang nakaligtas na tripulante na nagbigay ng kanyang patotoo. Kailangang iwan ng mga babae ang kanilang asawa at sumakay sa lifeboat, di ba? Ngunit may ilang mga babae na nanatili sa barko dahil hindi nila kayang mabuhay ng mag-isa. Ang kanilang mga asawa ay mananatili sa lumulubog na barko. Kaya nanatili sila sa lumulubog na barko at namatay kasama ng kanilang mga asawa. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Sa awit ng mga awit, chapter 8, verse 6 to 8, ang pag-ibig ay kasinlakas tulad ng kamatayan. Ibig sabihin, walang makakapigil sa pag-ibig dahil ang pag-ibig ay kasinlakas ng kamatayan. Napagdesisyon nilang mamatay dahil sa pag-ibig. At sa verse 7, kung iahandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, yon ay kukutyaing lubusan. Ang pag-ibig ay ni isang bagay na mabibili mo ng pera. May isang lalaki na nagbahal sa isang babaeng kasal na. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa asawa ng babae at pinakasalan ng babaeng ito.
Kaya ibinigay ng lalaki ang kanyang asawa para sa pera. Alam niyo ba ang kwentong ito? Binigyan siya ng 200 million pesos. Nangyari talaga ito sa Ilsan Lake Park. Ito ay isang sikat na kwento. Pero mali yun. Paanong iniwan ng babaeng yon ang kanyang asawa at mga anak para magpakasal sa isang mayaman? At paano ibebenta ng lalaking iyon ang kanyang asawa para sa pera? Hindi ito tunay na pag-ibig. Kaya sinasabi sa awit ng mga awit, kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, yon ay kukutyaing lubusan. Dapat sinabi ng asawang lalaki, nakakatawa ka. Sa tingin mo ba ibibenta ko ang pag-ibig para sa pera? Sa tingin mo ibibigay ko sa iyo ang aking asawa para sa iyong pera? Ang pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Walang makakatinag sa pag-ibig. Kaya sinasabi sa Biblia na ang pag-ibig ay sinlakas ng kamatayan. Ang pag-ibig na mayroon tayo para sa Panginoon ay hindi kayang alisin ng anumang bagay sa mundong ito. Ang pag-ibig ng tao ay hindi perpekto. Ngunit ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin ay tunay na walang hanggan, perpektong pag-ibig. Kaya sa unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay ng sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagpapata sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang umiibig sa Diyos ay hindi umiibig sa mundong ito, dahil mahal niya ang Panginoon na higit sa anumang bagay sa mundong ito. Sinusubukan ng Diablo na tuksohin tayo ng mga makamundong bagay. Ngunit hindi ito mangyayari. Sinasabi sa Santiago chapter 4 verse 4, mga manganganyan, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ang isang taong gustong makipagkaibigan sa sanlibutan ay tulad ng isang mapangalunya na umiibig sa ibang lalaki nang higit kaysa kanyang asawa. Ibig sabihin, ang taong umiibig sa mundo ay espiritual na mangalunya. Mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Dapat nating mahalin ang Panginoon na higit pa sa mundo. Sa mga awit, 97 verse 10, kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang mga umiibig sa Diyos ay napupuot sa kasamaan. At sa Kawikaan, chapter 8 verse 13, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang takot sa Panginoon ay ang pagkamuhi sa kasamaan, hindi pag-ibig sa mundo. Kaya't, kung tayo ay mga taong nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos, dapat nating ibigin ang Panginoon ng higit sa anumang bagay sa mundong ito. Mayroon bang bagay sa mundong ito na maihahambing sa pag-ibig ng Panginoon? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nabubuhay tayo at namamatay tayo para sa Panginoon. Naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang pinagmulan ng ating kaligtasan. Ang nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Diyos. Kaya ang pamagat ng ating sermon ngayon ay sa pag-ibig ng Diyos. Tayo ay naligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos at nabubuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Dahil sa pag-ibig, nabubuhay tayo sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa mga umiibig sa Kanya. Ang kaharian ng Diyos ay ang lugar kung saan ang pag-ibig na iyon ay naroon sakdal magpakailanman. Dapat nating ibigin ang Panginoon ng higit sa anumang bagay sa mundong ito. Ang pag-ibig ay hindi isang teorya, kundi realidad. Minahal ba tayo ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang mga labi? Kung mahal tayo ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang mga labi, paano tayo maniniwala at maliligtas? Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang pantubos sa ating mga kasalanan, dahil dito'y minamahal din natin ang Panginoon ng higit sa anumang bagay sa mundo.
At dahil mahal natin ang Panginoon, sumusunod tayo sa kanyang mga salita. Minamahal natin ang iglesia. Ipinapangaral ang ebanghelyo at nabubuhay at namamatay para sa kanya. Dapat nating isagawa at ingatan ng mabuti ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, noong hindi pa namin kilala ang Diyos at kami mga kaaway sa kasalanan, kayo ang unang umibig sa amin. Kayo ay namatay sa krus at tinubos ang aming mga kasalanan magpakailanman. Nagpapasalamat po kami sa inyong dakilang biyaya at pag-ibig na sa amin nagligtas. Tulungan niyo po kami na mga nakaunawa sa dakilang pag-ibig ng Panginoon na mahalin ng Diyos ng buong puso, pag-iisip at kaluluwa at magmahalan sa isa't isa bilang iisang katawan at mamuhay para sa kalooban at kalawalhatian ng Panginoon sa natitirang bahagi ng aming buhay. Pakiusap, pamunuan at gabayan mo po ang aming puso at buhay sa salita at pag-ibig ng Diyos. Puspusin niyo po kami ng banal na spirito upang ang pag-ibig ng Panginoon ay mag-alab sa aming puso. At tulungan kami mamuhay para sa Panginoon sa natitirang bahagi ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.